mga dating pangalan ng EDSA. Ang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ay isa sa pinakakilalang highway sa Pilipinas. Ito ang pinakamahaba at pinakamatrapik na daanan sa Metro Manila. Dumadaan ito sa anim na lungsod ng National Capital Region, kabilang ang Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati, at Pasay. Pinagdurugtong nito ang South Luzon Expressway at North Luzon Expressway ng bansa, gayon din ang mga financial district ng Pilipinas na Makati Central Business District, Ortega Center, at Araneta Center. Lubhang mahalaga ang papel ng EDSA sa ekonomiya at kasaysayan ng bansa. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng nabanggit na kalsada. Ang EDSA ay bahagi ng Manila Arterial Network na nabuo noong panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang dating pangalan ng EDSA ay North to South Circumferential Road na sinimulang itayo noong 1930s at natapos noong 1940 bago maganap ang World War II. Nangunahan ang pagtatayo ng mga engineers na sina Lorenzo Moreno at Osmondo Monsod ang ganap na maging malaya ang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Pinangalanan ang highway na Avenida 19 de Junio na ang ibig sabihin ay June 19 Avenue na isinunod sa birthdate ng national hero na si Jose Rizal. Noong 1950s ay muling binago ang pangalan nito at tinawag na Highway 54 dahil sa maling akala na may haba itong 54 kilometers. Pero ang totoong haba ng EDSA ay 23.8 kilometers lamang. Ilang taon ang lumipas ay muling nagkaroon ng panukala na baguhin ang pangalan ng nasabing highway. Ang mga tagasunod ni Rizal ay gustong ibalik sa dating pangalan nito na Avenida 19 de Junio ang Highway 54. Samantala, ang gusto naman ni Pangulong Ramon Magsaysay ay sa pangalan mismo ni Rizal ito isunod. Ang mga residente naman ng probinsya ng Rizal, kung saan dating bahagi ang karamihang lugar sa Metro Manila, ang nagtulak na ipangalan ng kalsada kay Epifanio de los Santos y Cristobal. Sinuportahan ito ng mga sumusunod na organisasyon: The Philippine Historical Committee, The Philippine Historical Association, The Philippine Library Association, Association of University and College Professors, The Philippine-China Cultural Association, at ng The Philippine National Historical Society na pinamunuan ni na Eulogio Rodriguez Sr. at Juan Sumulong. Si Epifanio de los Santos ay isang Rizalista. Isa rin itong writer, researcher, lawyer, politician, at public servant. Nabansagan din ito bilang the first Filipino academician, great among the great Filipino scholars, at a man of many talents. Noong April 7, 1959, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Carlos P. Garcia, ay tuluyang naipasa ang batas na Republic Act No. 2140. Ang batas na ito ang naging daan sa pagpapalit ng pangalang Highway 54 tungo sa Epifanio de los Santos Avenue. Ito ay bilang parangal kay Epifanio de los Santos y Cristobal. Magpahanggang sa kasalukuyan ay ito na ang pangalan ng highway. Tunay na makasaysayan ang EDSA. Naging saksi ito sa dalawang revolusyon ng mga Pilipino. Ang People Power noong 1986 na nagpatalsik sa diktadoryang Marcos, at 2001 People Power na nagpatalsik naman sa Pangulong Estrada. Tinayo rin ang People Power Monument bilang paggunita sa bahaging ito ng kasaysayan. Sa ngayon ay malamang na ibang-iba na ang itsura ng EDSA kumpara noong mga sinaunang panahon. Bilang pangunahing lansangan ng bansa ay punong-puno ito ng mga mahalagang gusali. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood.